Guys, welcome dito sa Rizan Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate is sa reading nito, this is a love reading for collective. Your energy at this time. Knight of Pentacles in reverse. Para bang nagiging uncommitted ka right now. Yung hindi ka willing mag-commit or ayaw mag-commit, ayaw mag-focus. Ganun yung energy mo yon. Ungrounded. Parang wala ka ng motivation na mag-commit or mag-stay or yung ipagpatuloy pa. Or ang habaan pa yung pasensya mo sa relationships, work. Parang hindi ka ganun ka-committed sa kung ano yung ginagawa mo or sa relationship mo. Ganun. Right now, parang nawala ka ng gana or motivation or will na i-continue yan, kung ano man yan. In the reverse way. Taurus, Virgo, Capricorn. More information about you. See? Puro in the reverse yan, guys. Wala kang balak mag mag-start na something new or mag-commit talaga. Yung hindi ka ganun ka, kumbaga yung continuous, yung yung growth so possible. Ayaw mo pa ngayon. Ayaw mo pa. You're not ready for a growth. For a commitment. Right now. Wala kang balak na simula na something new na magkukumit ka. Well. Merong ano, merong separation dito. Or merong separation na nangyari. And para bang ina-accept mo na na ganyan na lang. You can't stay. Ayaw mong mag-commit pa dyan kasi nagkaroon na naman ng ano, ng separation. Ayaw mong ikaw pa yung mag-reach out, ikaw pa yung mag-approach. Ayaw mag-stay, yun. Still mag-commit ka na kahit na nagkaroon ng separation, ganyan. Mag-stay ka pa rin sa connection nyo na nagkaroon na ng separation sa inyo. Ayaw mo na na ganoon. Kasi gusto mo na nga makarecover. Gusto mo makarecover na yun sa nangyaring pang-iiwan sa'yo ng person mo. Sa sufferings, emotional sufferings, sa sakit na pinagdaanan mo, emotional to. Gusto mo na kasi makarecover eh. Yung hindi ka na nagsasuffer emotionally, yung hindi ka na nahihirapan emotionally, mentally. You want to let go and move on. Oo. Na accept mo na wala na, no? Na sayang na yon, wala na yon, na na-lose mo na yon, na wala na yon, no? Na parang ang nawala ay nawala na. Yung ganun. Yeah. You want to accept it and let go and move on. And be strong.
ang maging matibay ka, ang maging matatag ka, ang hindi ka na matabla ng yung o tulad ng mga nangyari sa'yo, yung mga pinagdaanan mo, yung naging emotional ka. Ayaw mo nang maging emotional, ayaw mo nang maramdaman pa yun. Gusto mo na yung maging matibay ka, matatag ka, na hindi ka na nagmumukmok, hindi ka na umiiyak, hindi ka na nagiging emotional, hindi ka na nahihirapan, yung ganyan. Hindi ka na nagdurusa, hindi mo na nafe-feel yung nafe-feel mo na sasaktan ka, na nahirapan ka, all the negativities na pinagdaanan mo, lalo kung iniwan ka. So yan, gusto mong maging strong ka inside and out eh. Maging matibay ka na eh, para hindi ka na matabla na emosyon, yung hindi ka na nagiging emotional. Yung strong ka na, no? Emotionally, mentally, na accept mo na, wala na, na may na-lose ka, may nasayang, may natapon, then na-accept mo yun, yung ganun. Na ma-accept mo, na-accept mo na yung may, o ano man yun. Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Leo. Main energy mo ngayon. Defensive. Protective sa energy. Or protective ka sa feelings mo. Gusto mo ng peace of mind. Ayaw mo magpapansin ng mga negativities. Kunwari mga negativities, no? Kasi yung negative emotion ay negativities din yan. Ganun. Ayaw mong humina energetic protection. I mean, yung parang nagka-cloak sa'yo na protection, no? Ayaw mong humina ka. Ayaw mong maging weak yung aura mo. Ganyan. Ayaw mo maging weak or mahina. Yung ganon. Gusto mo maging strong ka. Yeah. You're protecting your energy field. Yun yun. Yung pinaprotektahan mo yung energy field mo. So, protective ka sa sarili mo. Pati sa health mo. No? Possible na palagi kang nag-meditate din. Para malakas yung aura mo. Malakas yung energy mo. Malakas yung protection na nakabalot sa'yo. Yung ganyan. Dahil sa ganun ay hindi mag-pierce sa'yo yung mga attacks or mga negativities, pwedeng ganyan. Atake ng ibang tao, pwedeng evil eye or anything na it could harm you. Spiritually, mentally, emotionally, physically, or pwedeng spiritual attacks, or else ay pwedeng kahit mga gossips lang yun, no? Na pwede ka maapektuhan emotionally, mentally, ganyan, no? Nakaka-ano yan, nakaka-bago ng mood yan, di ba? Nakaka-pikto ng mood yun. Yung mga gossips, chismis, no? Ng mga walang magawa na tao. Nakaka-pikto ng mood yan eh, no? Lalo kung ikaw yung pag-usapan, di ba? So, parang ayaw mong pansinin yung mga ganyan. Yung nakukuha ko dito, ayaw mong pansinin, ayaw mong pagbigyan ng pansin, yung mga ganyan. Yeah. Pero, protective ka sa energy field mo. So, yan. Aries, Leo, Sagittarius. May wishes ka ba and dreams na matutupad? Meron wants. Wala ba? Wala daw. Wala pa. Pero may mga blessings bang paparating sa'yo? Meron bang blessings na paparating sa'yo?
Baka soon or in the near future yung mga wishes mo tsaka siya matutupad. Pero sa ngayon, wala pa. No? May blessings bang paparating sa iyo ngayon? Meron. Meron to. Person ba to? Yung blessing sa iyo. Paparating person ba yan? Yeah, it's a person. Person daw yan. Well, attractive na person. Lahat na nasa kanya ang marriage material. Ito yung person na kulang sa buhay mo. Clarify ko ha. Yeah. You really want a union with that person. Actually, marami ito eh. Gusto mo ng union or relationship with that person, past person mo man yan or new person, and you feel that or both of you, pero kayong dalawa magaan yung loob nyo sa isa't isa. No? Clarification lang ko yan. Magaan yung loob nyo sa isa't isa ng person na yan. Malapit yung loob nyo sa isa't isa. You want to be together. Yan yung person na yan. Ha? You want to be together hanggang sa pagtanda nyo. Forever. Yung ganyan. Yung gusto nyo makasama talaga yung isa't isa. Na komportable kayo sa feeling ng isa't isa. And you feel at ease. Healed. You feel the comfort sa feeling ng isa't isa. Pero pag wala yung isa't isa ay nangungulila kayo, nag-wonder yung isip nyo, isip kayo ng isip sa isa't isa, yung mga ganyan. Ano? May kulang talaga sa buhay nyo, unsatisfied, unfulfilled kayo, ganyan. O ikaw, pag wala yung person na yan, pag wala kayo sa feeling na isa't isa, well, this is someone na very good looking, attractive, and feminine yung energy, intuitive, charming person. Cancer, Scorpio, Pisces, Libra. Main energy ng person mo na yan. Ay. Walang strength. Mahina. Walang lakas ng loob. Hindi siya ganun ka-brave. Maring sa ngayon, hindi siya ganun ka-brave. Hindi niya kaya ipaglaban or ipagtanggol. Yung dapat niya ipaglaban or ipagtanggol. Yeah, kasi kulang siya sa courage eh. Kulang siya sa braveness eh. Leo. Ano ang feelings ng person mo na yan sa'yo ngayon? Ang dami nito. Salam. Oh. Sige na nga, kunin ko na lahat to. Five of Wands in reverse. Three of Wands in reverse. King of Pentacles upright. Okay, para sa kanya, parang talunan siya. Yeah. Nawalan siya ng motivation mag-antay. I-clarify ko mo yung Three of Wands. What's with the Three of Wands in reverse? Meron siya nalaman na parang naging unmotivated na siyang mag-antay pa, yung ganun. Or ang ipaglaban pa, yung maybe ang connection nyo, yun yung naramdaman niya ngayon, parang nawala ng strength, nawala siya ng
willpower to survive, willpower and drive na ipaglaban. Paglaban ka, ipaglaban yung connection nyo. Pero siya yung blessing sa'yo eh. Pero yun yung nafe-feel niya ngayon sa'yo. Yun yung nafe-feel niya dahil sa nalaman niya. Pero, we have here the King of Pentacles. What's with the King of Pentacles here? Kampante siya, no? Kahit sa kabila ng mga nalaman niya na yun sa'yo, parang nawalan siya ng strength na ipagpatuloy or yung ipaglaban pa. Wala siya ng motivation, yun lang yung nafe-feel niya sa ngayon. Pero, mara in the past to, or lately. Pero ito yung sa pinakailalim. King of Pentacles. Feeling secure siya eh. Komportable na. You will be together. Na makakasama ka din niya, na magkatotoo yung wishes niya or yung minamanifest niya, na matutupad din yung dinidesire ng puso niya, na matutupad din yung kahilingan niya, na kayong dalawa ang magkasama, kahit na ganun na parang nawalan siya ng strength na, yung parang ganun na parang na dahil sa nalaman niya, parang wala ng motivation. Natural lang yan, minsan lang. Minsan ganyan talaga yung tao, no? Depende kasi sa situation. Pero, your person here ay, mas pinipili niyo yung maging kampante siya, yung huwag siyang mag-panic, yung huwag siyang, mag-give up, yung huwag siyang, magpa-apekto, no? Kasi naniniwala to na yung prayers niya at yung mga minanifest niya magagrant, ibibigay yun sa kanya. Yun yung pinahawakan niya. So, okay. Let's see. Deep feelings ng person sa'yo. Mahal ka ba ng person na yan? Mahal ka ba niyan? Yung ba ito? Upright. Pahalang kasi ito eh. One more card. Upright ba yan? Clarify ko na upright. Upright ba yung lahat? Yung upright daw. Yeah, for once, the bottom of the deck. Mahal ka daw niya. Okay, mahal ka daw niya. Pag pahalang yan, kina-clarify ko pa yan para sigurado. Upright daw siya. Gusto yung maging giving towards you. Na yung magkaroon ng equal give and take, may receiving and giving, may nagbibigayan and yung maging partner kayo, yung ganun, yung nagtutulungan kayo dalawa, yung walang nagdadamutan ng affection, pagmamahal, katulad ng mag-partner, di ba, nagtutulungan yan. So yun yung gusto niya, yan yung ganun yung nafe-feel niya sa'yo na there will be a harmony, no? And balance. See? It's balance with the number 6. Balance, grounded, balance. Na in reality, yung talaga magiging giving siya sa'yo, no? Or nafe-feel niya sa'yo na both of you ay magiging, may equal give and take, magiging giving kayo sa isa't isa na walang nagiging selfish, yung ganyan. May balance eh. Harmonious yung magiging relationship nyo. You know, yung may pagtutulungan pati sa inyong dalawa, na you could build something together, na happy kayo habang binibuild nyo yan. Pwede yung relationship nyo, bahay nyo, or sa trabaho man, na magkasama kayong, meron kayong i-build a project, gagawin project or whatever, ano man yan. Yeah, mahal ka niya. At gusto ko niya mapangasawa, maging partner ka sa buhay niya, maging partner ka niya, yung ganyan.
ang bumuo kayo ng pamilya, yes, mahal ka niya. Ikaw yung gusto niyang maging asawa. Ikaw yung wish fulfillment niya. Ikaw yung para pang pinapangarap niya, dinidream niya. Ganun. Na maging partner. Kasi nafe-feel niya yung harmony. Harmony talaga na yung masaya kayo, kayong dalawa. No? As a family, yun na yung mga nafe-feel niya, nararamdaman niya. Yung possible na vision niya, and ang sarap sa pakiramdam niya na pagkasama ka niya, ang saya-saya niya, na talagang harmonious yung relationship niyo, na may pagtutulungan sa inyong dalawa, na pag may gagawin kayo ay happy kayo na ma-accomplish or matapos yung ginagawa niyo, yung ganyan. And yung walang pagtatalo, walang pag-aaway, ganyan. Yung happy lang kayo together na so light, yung pakiramdam light and relaxing and happy, blissful and peaceful yung buhay, yung ganyan. Na mag-enjoy kayo together, na pareho kayo ng gustong gawin, na masiyahin kayo pag magkasama kayong dalawa, yung mga na-feel niya, no? Na pareho kayong dalawang masaya na kasama yung isa't isa, na na-enjoy nyo yung time together, kahit mag-vacation pa kayo, yung mga ganyan, ba, no? Na talagang ma-enjoy nyo yung buhay niya, and full of passion, full of fire, motivation, and drive, and will to live. Kasi ma-enjoy niya yung buhay niya, you know, with you. Meron kasing relationship na parang toxic, na parang hindi mo ma-enjoy yung relationship na yan, na parang araw-araw ay parang nadidrain yung energy mo, na wala ka ng happiness, na wala ka ng motivation, na wala ka ng energy. Kasi yung isa toxic, na ninipsip ng energy, na parang hindi kayo magka-match, na yung isa ay para bang selfish, yun yung hindi balanced na relationship. Pero ito, feel nyo na maging balanced and harmonious yung maging relationship nyo, na maging tunay talaga siyang masaya, no? Pagkasama ka niya. So, yan. Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Ano ang feelings mo ngayon sa person mo na yan? At the bottom of the deck, we have here the Queen of Cups. Feeling magtatagumpay, magsasucceed. Yung mga kahilingan mo, yung mga prayers mo, yung mga minanifest mo, yung taos-puso mong hiniling, yung ganyan. Feeling mo magtatagumpay na mangyayari yung mga kahilingan mo. Well, mahal mo siya. In short, mahal mo siya, emotional ka sa kanya, with the Queen of Cups alone, no? So, yan. And, siya talaga yung pinapipray mo. And, gusto mo talagang magtagumpay na mangyari yung mga prayers mo na yan. Ano ba yung mga prayers mo? Ano yung mga prayers mo? What? Queen of Swords? Kung player yung person mo, yung hindi na siya maging player pa. Yung mag-effort na sa yung person mo. Yung makita niya yung worth mo, yung halaga mo, yung value mo. Yung parang magkaroon ka na ng self-love, na makita ng person mo yun, yung halaga mo, na yung maging, para bang habol-habulin ka na ng person mo, yung matigil na siya sa mga kahibangan niya, sa mga, sa naging player niya, kung naging player niya.
na siya na yung mag ano siya yung mag-effort na mag-effort yung ganyan na yung kahit na cold ka or yung hindi mo pinapansin ay mag-e-effort siya yung effort sa'yo. Yan yung mga kahilingan mo eh. At gusto mong magtagumpay yun. Maraming pinapractice mo na nga yan ngayon eh. Na ginagawa mo na yun ngayon eh. And gusto mong mag-work yun, magtagumpay yun. So, let's see. Ano pa yung mga... nais mangyari ng person na yan sa inyong dalawa? Yung mga gusto nyo mangyari sa inyong dalawa? Oh, this. The moon? Judgment? The bottom of the deck, we have here the Knight of Pentacles. Oh, possible. Ang makasama ka niya, no? Ang term. Ayun, no? Ang magkasama na kayong dalawa sa journey ng buhay niyo. Ang matupad yung mga prayers nito. So, pinapipray niyo talaga na. Yung pagsamahin na kayong dalawa. Yung magkaroon na ng... parang miss na miss nyo isa't isa. Or miss na miss ka ng person mo na gusto ka na niyang makasama. Yung mga feeling, makasama, no? Magkasama na kayo naglalakbay, magkasama na kayo sa buhay, yung ganyan. Na partner na kayo, hindi na kayo nakahiwalay, yung ganyan. Kasi merong ano, merong hadlang tubig. Or, possible may distance yung dalawa. May distance or may nagsiseparate siya yung dalawa, no? Parang yung wala pang tulay para sa inyong dalawa na magsama na kayong dalawa ba. So, ang gusto nito ay yung magkasama na kayong dalawa. Yung matindi yung desire ng person mo na magkasama na kayong dalawa, no? Kasi emotional talaga siya yung the water here in the moon na makasama ka niya, na maging pair ka na niya. Kasi pair kayong dalawa eh, white and black. Pares kayong dalawa. Pag pinagsama kayo, may balance, may harmony. Harmonious yung inyong relationship. So, tama yung naramdaman niya sa iyo. O, yun. Judgment. Yun talaga yung mga kahilingan niya, guys. Yung magkaroon na ng way, no? Magharap na kayo. Magkaroon na ng way to. Para magkaroon na ng tulay, no? Na, nang sa ganun ay... makapili nyo na yung isa't isa. Yung wala na magiging blockage. Wala na nga nalulunod sa emosyon. Yung wala na nga naghahadlang or nagsiseparate sa inyong dalawa. So, yan. Ano naman ang gusto mong mangyari sa inyong dalawa ng person mo? Alam naman to. The bottom of the deck, we have here the Five of Cups in reverse. Ang makarecover ka na sa negative emotion. Sa pahinayang, sa regrets, yung nadidrain yung energy mo, recover ka na dyan. Kasi nakakadrain ng energy yun eh. Yung parang na-depress ka. Yung isip ka ng isip, yung dahil sa naghinayang ka, no? Dahil sa hindi mo matanggap, yung nawala yung person mo na yan. And gusto mong maging protective or protektahan mo yung energy field mo. Protektahan mo yung damdamin mo. Gusto mo yung protected ka, no? Or, yeah. And, gusto mo yung stable ka. Stable ka. Gusto mo pa rin ba makasama ito yung person mo with the King of Pentacles here? Ang gusto mo maghabol siya, kita mo. Gusto mo mag-effort siya na mag-effort. At yeah, makarecover ka. Para bang pag nag-effort yun sa'yo, pag naghabol yun sa'yo, ay at the same time, mahihil ka. Yun yung maramdaman, yun yung naiisip mo eh. Na pag naghabol siya na maghabol sa'yo, na parang
para gusto mong pahirapan din eh. Gusto mong iparamdam sa kanya yung worth mo, yung halaga mo. Na kung gusto yung makabalik sa iyo, mag-effort siya. Pahirapan mo siya, ka-effort muna, parang ganun. Kasi yun yung way mo para makarecover. Na mawala na yung kalungkutan mo. Ganun. Pag nag-habol itong person mo sa'yo, ano yung mararamdaman mo? Pag nag-effort continuously na mag-habol, na makaawa sa'yo, ano? Anong mararamdaman mo? Five swords. Well, upright yan. Upright yan. Pahalang kasi, upright. Pahalang talaga palagi, no? Karamihan, pahalang. Pero upright to. You will feel victorious, no? Parang ganito. Na para bang matagumpay ka. Yung ganun. Na sa wakas, nag-give na yung person mo. Sa wakas, sumuko na yung person mo. Sa wakas, ikaw na yung wagi. Ikaw na yung ikaw na yung nagtagumpay, no? Yung parang nakukuha kong vibe dito. Yung maging mahaba yung pasensya ng person mo na sa'yo, yun yung gusto mo. Yung maging yung patunayan niya na mahal ka niya. Yung mag-effort siya sa'yo continuously na yung kahit nahihirapan siya dahil sa mahal ka niya ay continue siya mag-effort kahit nahihirapan siya. Yun yung gusto mo eh. Yung parang wala siyang magawa kundi gawin. Yung kung ano yung gusto mong gawin, na mag-effort siya at patunayan niya yung pagmamahal niya sa'yo. Na you will feel na parang nasa top of the world ka, na parang naakyat mo yung Mount Everest, parang ganyan. Na you're victorious, matagumpay. No? You're happy. You will be joyful pag nangyari yun na maghabol itong person mo na ito. Maghabol kaya yung person mo. Habulin ka ba niyan? Susuyuin ka ba niyan? Magmakaawa ba yan sa'yo? May possibility para lang magkaroon ng new beginnings yung gano'n. Yeah. Magtitake siya ng action. Magiging positive yan. Magiging positibo na magtake ng action. Magiging driven, magtake ng action. Magkaroon siya ng drive. And magiging optimistic yan na mag-take ng action. Mag-take na siya ng action para magkaroon ng new beginning sa yung dalawa. Anong klase ng tao yung person mo na yan? Ungrateful. Hindi siya masiyahin. Hindi siya ganun ka-bold. Hindi siya ganun ka-daring. Not happy. Maybe right now, hindi siya masaya sa buhay niya. Ano yung gusto mangyari ng person mo na yan sa inyong dalawa? Ano yung mga gusto niyang mangyari sa inyong dalawa? Maliban doon kanina. New beginning. The Empress at the bottom of the deck. New beginning na magkaroon na ng bunga, no? Parang katulad nitong buntis. Magkaroon na ng bunga. Yung sisimulan yung relationship. Rebirth, new beginning, ganyan. What's with the Empress here? Alam. Swertihin kayong dalawa. Na magkatuluyan kayong dalawa. Na magsama na kayo. So, ibig sabihin, na mapangasawa ka niya. Ang swertihin siyang mapangasawa ka niya. Ang pagsamahin na kayo ng tadhana. Ano ang gustong iparating sa'yo ng person mo? Gusto niya mag-settle down with you. Ang mag-commit sa'yo. To be in a serious relationship kasi Ace of Pentacles. Gusto niya nang
magsimula ng relationship na grounded, seryosuhan, merong commitment, or possible na magsama na kayo. Yung to be in a relationship with you na harmonious yung magiging relationship nyo, yung giving kayo sa isa't isa, no? May balance, kasi 6 yan eh. So, balance yan. Harmonious yung relationship nyo na grounded talaga. Kasi puro pentacle yun eh. Ang magsama na kayong dalawa, yun yung gusto niya. Yun, sabihin dito, gusto niya lang makasama ka. Yeah, lover's card, oo. Ang makasama ka. At ang 10 of wands. Gusto niya lumayo kayong dalawa. Gusto niya maglipat kayo. Mag-migrate, lumayo? Oo, eh. Gusto niyo lumayo kayong dalawa? You know, and then, you will live a stable and secure life. Sabihin na, yung relationship na stable, no? And, you ma-enjoy niyo yung buhay niyo together. Yung ganyan. Gusto niyo maglipat kayong dalawa, lumayo, no? Yeah. Tingin niyo mas lalo kayong magiging maswerte sa buhay kapag ka lumipat kayo sa ibang lugar, mag-migrate sa ibang bansa, yung ganyan. And then, magsama na kayong masaya, puno ng pagmamahalan, ganyan. Maliban dyan, ano pa yung mga blessings na paparating sa iyo financially? Sa finances naman, ano yung mga blessings na darating sa iyo? Yun talaga eh. Yung person na yan. So, possible na magdadala din ng stability yan financially sa buhay mo. Or maring stable ka na financially. Pero, yun talaga yung person mo na yan. Yung totoong magmamahal sa iyo. Yun yung blessings na paparating sa iyo. Or kung sa work or sa career, possible na mag-iba ka ng career or else ay ng job kasi gusto niya lumipat kayo nila. Pag dumating na itong person mo, pag nagsama na kayo nila, possible na lilipat kayo ng tirahan. Gusto niya mag-migrate kayo nila. Or gusto niya mag-migrate ka, lilipat ka sa kung saan man siya nakatira. Or lilipat kayo ng tirahan. Ganyan. Yung malayo. Sa malayo. Gusto mag-impake ka. Mag-impake kayo. Yeah, para peaceful na yung buhay niyo. Umuwi ka ng peaceful, harmonious. Walang toxic sa paligid, mga ganun. Gusto niyo kasi ng peaceful yung buhay niyo. Peaceful yung isipan niyo. Walang magkasama. Yung ma-enjoy niyo talaga yung buhay niyo together. Yung pagsasama niyo yung inyong relationship. So, finances. Ano itong finances? Career? Meron bang new opportunities sa career? Improvement? Blessings? Or, meron? Well, what we have here is the sun, no? The sun, no? Success to. Parang bumagsak yung career mo. Or may nawala sa'yo. Ikaw yung mismo habulin mo opportunities. Habulin ka ng opportunities. You will be successful. And, yeah. Opportunities ang maghahabol sa'yo. Kahit na ayaw mo ay pipilitin ka. No? Maging matagumpay ka or luck to sortin ka sa karir mo. Na mismo opportunities ang maghahabol sa'yo. Hindi ka yung maghahabol sa opportunities. Opportunities ang maghahabol sa'yo. Muling masisibol ka. Muling babangon ka. Muling mabibuild yung karir mo. Lalo kung nasira or parang bumagsak or naapektuhan. Mismong opportunities, mismong company or mga opportunities or oportunidad yung mga maghabol sa'yo. Yeah.
Maring meron kang pipiliin din maghabol pa. Maring meron mo mapapasukan ng opportunities. Meron pa mga maghabol ng opportunities. Mga ganyan. Magtatagumpay ka sa karir mo. You'll succeed. And possible sisikat ka. Parang araw na sumisikat. Sisikat ka, makilala ka. Magbo-boom ka. Ganyan. So, ito na lamang guys for collective rating. Sa mga baguhan pa dito sa akin channel, please do subscribe at huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button na sigurado ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman pa, paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga ka-resonate sa reading nito.